Iba't ibang issue po ang tinalakay sa inilabas na pastoral statement ng Catholic Bishops Conference of the Philippines at kabilang po sa mga ito ang reproductive health law, korupsyon at ang darating na eleksyon. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Tiya nananawagan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa gobyerno na isabatas na ang Freedom of Information Act. Malaking bagay daw yung FOI sa pakikipaglaban sa korupsyon. Kaya't ironic na hindi raw ito binibigyang prioridad ng isang gobyernong naghahangad ng isang daang matuwid. Political corruption ang isa lamang sa mga bagyo raw na kinakaharap ng ating bansa. Ayon yan sa CBCP pastoral statement. Kinundi na rin ng simbahan maging ang pananatili ng mga political dynasties at kawalan hanggang sa ngayon ng batas na malinaw na ipagbabawal ito. Dapat din daw ay tiyakin ng COMELEC na magiging maayos ang mga makinang gagamitin sa automated elections, pinuno na rin nila ang malawak na kahirapan. Maganda man daw ang economic indicators, marami pa rin namang nagugutom. Ikinalulungkot din ng simbahang Katolika ang pagkakapasa ng Reproductive Health Bill na ayon sa mga obispo ay maghihikayat ng culture of death and promiscuity. Pero ang pastoral statement daw na ito ay hindi dahil nabigo ang simbahan sa pangangampanya laban sa pagpapasa ng RH Bill. Silbi lang naman daw silang boses ng taong bayan. Sa kabila ng mga puna ng simbahan sa mga sumuporta sa RH Bill, pati na sa mga political dynasties, ayaw nilang idikta kung sino ang dapat iboto nitong darating na eleksyon. Ang ibinigay nila ay guidelines. Konsensya na lang daw ng botante kung sino ang nararapat sa posisyon. Hindi raw porket sumuporta sa RH Bill halimbawa ay hindi na iboboto. Dapat pa rin daw timbangin ang positive at negative characteristics ng kandidato. Basta ang malinaw, negative quality na raw ang pagsuporta sa RH Bill. Samantala naman, Tia, ayon kay Archbishop Jose Palma, matagal na nilang pinatawad si Carlos Eldran, ang aktivistang pumasok sa loob ng simbahan, hawak ang placard na nakasulat ang salitang Damaso. Pero iginagalang daw nilang desisyon ng korte na naghato sa kanya ng guilty at 2 buwang pagkakabilanggo. Tia? Maraming salamat, Maki Pulido.